Kung nakainolsol ka, hindi man ta perfect, no? Hindi man ta perfect. No, we're not. We are not perfect. But, may harang kaya pagkambyo sa ato. Hindi mo paghimuon liwat, ano man? Hindi naman. Para sinabi, oh. Para sinalang kasilig ka nga, ay, naginolsol ako sa mga sala ko. Mm-hmm. Pero, sa kamatuoran siya niya, wala kaging patawan. Nga kay, man. Kay? Gahin mo kagihapon mo. Nah. Nah. Are, siling ko sa... Siling ko sa bayaw ko, siling ko. Ginpangamuyan mo siya, Pastor. Thank you for that. Yes. Kaya na, siling ko. If you have faith in God, no? Kung nag-tubo na ang pagtuon mo sa Ginoo, then ang pag-ayo sa imo ongoing. Yes. Para sa imo nga kwan. Si Ste, ginpa-laboratory ko siya, daw ako na ang kwan mo, daw yayo. Nanginyayo na. Na alamot kami Jensen, ginpadala namo sa Jensen St. Elizabeth. Pagabot sa St. Elizabeth, kung ano ang finding sa Rama, ito pagkita na ito, Pastor. Dok, dito sa Pastor naman. Salamat. Hindi pala ako natulas. Talagang diretso na pala yan. Okay. Nagkita kami si Lingkote, amo na gina, cancer gina sa liver. Pagabot dito sa Jensen, siling ni Dr. Paez, kaya siya specialista sa liver, siling niya. At terminal iya life, 3 to 6 months. Diri natin makita karon kung ano ang iyang faith sa Ginoo. Yes. Then ang perte katag-as na kriya niya, damo nga mga laboratory, kay naging pa-laboratory namo siya liwat. Daw mahibi siya. Yes. Nag-ayo na. Because... ang iyang mga tag-as ang una na naglabot sa 700, ano to mga 400 na account niya. Karon no binta na lang. Wow. Praise God. Sining ni Dr. Barluado. Oy. Sining niya, istorya na kami kaya na dito. Dugay kami istorya. Te, natingalaman ako nga, hindi ko magkikilala kayo. Kilala si Dr. Oy. Sining ni Dr. Oy, sining niya, wala kayo isang mahimo ba? Sining niya. Terminal na imo kabuhi. Public terminal? De, public terminal. But siguro ang terminal, may taning na. May taning na ang imo kabuhi. Te, sila nga, wala gins ang iban, sila ni doktor. Doktor ko, okay, sila nga, wala gins ang iban nga makabulig sa imo. Only God. Amen. Yes. That's right. Sino gambal? Doktor Roy. Oh, Christian na. Gia. Christian. Jesus is alive. Oh. Oh. Te, sila nga, wala gins ang iban nga makabulig sa imo. Anyway, silingin niya tayo nito. Ang akon niya pasyente dire, nagtain na og dugo. Nagsuka na og dugo. Siling niya. Pero ang ginahatag ko nga bulong, siling ko, if God will not bless this medicine, wala gihapon kamay mo. So ang imo nga faith. Amen. Siling niya gina, dito sa Bayaw Kote. Ato nga tao, siling niya, na nagtain na siya, sobra pa sa imo, huwag kapag atay dugo. Huwag kapag asuka dugo. Te, siling niya, faith mo na lang na. Amen. Te, karoon niya, kakuntrahanay kami da subong. Nga, nagkakuntrahanay. Ang faith niya nga ginabutang namo sa iya nga huna-una kasing-kasing. We are praying. Naamon niya siya. May mga parintiman ng mga, te, siyempre, pranyal kabang mo. Mga pilito. May mga parintiman nga magkatong abang, dalagpo, sila abiyang nag-alaga sa iya, sa gamay pa. Na, magdala sa ito, makandila. Ano daw? Magdala sa kung ano, no? Preparahan sa 30 kaitlog. Then, itong kanding. No? So, nagaway na. Pero kung makachansa ko yan, pagchansa ko sinaya siling ko, kung gusto mo nga mag-ayo, have faith in God. Amen. Pero kung nagaduha-duha ka sa gawang sang Ginoo, wala kang kaayuhan. Amen. Okay. So, ang mga sasaling ko ya, kung mag-repent siya tuod, mag-repent siya tuod sa iya mga sala, kung ayaw sang Ginoo ya, tuloy-tuloy. Amen. Because let's say, kung matuod ni Nolson ang pangalan niya ganun, Ferdinand, no? Opo. Ferdinand. I was there. Christ. When I pray for Ferdinand, actually, I visited the hospital. Ang unang gi-pray na ko siya is relationship to God. Yes. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang born again is not really a form of religion, but it is a relationship with the Lord. Pero mag-agi sa ginatawag na paghinulsol. Bisan ilano tagwali sa ginatawag na born again kung wala yung maghinulsol. Wala, wala may himang Ginoo. Pero siling kuliwat,
once the Lord heal you spiritually because you repent, asilin niya dito is not just being sorry for your sin, kay asilin niya, yes. Sa yung pulin dito sa 2 Corinthians 17, tanawin 2 Corinthians chapter 7, verse 10. 17. We'll go to the biblical trial. 7. 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Kita niyo? Sino ang nakakita? 7, ano? Sapagkat nalungkutan, buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay umahantong sa kamatayan. Nagkinulsol pero hindi naging magliwat pero gabalik nagyakon sa dating kinabuhi. Kasi ni sa purong sa Diyos, ibalikan natin sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, that means to be in Christ is when he really confess through his mouth and receive Christ as his Lord and Savior, tama ka brad, we become the temple of the living God. Templo ta. Nakon kung templo ko na sa Diyos, pabayan pa sa Diyos, magubaon sang yawa ang templo ngayon eh. Like, let's see what happened to me at age of 32, 1982. Saan na ginulusol ako? Kagi confess ko, tutod na pag-hinulusol? Wala na ko'y kailangan kantuan mo. Tutod na pag-hinulusol. Hintagaan ko si opportunity sa Diyos sa mabuhi because may rason. I became the temple of the living God as God had said, I will dwell in them and I will walk in them. That means to say, wherever I go, God is with me. Amen. That is, kung matutuod kita mag-hinulusol, kasi niya, godly sorrow leads to repentance that brings salvation. Kaluwasan. Kay gusto sa Diyos, sinya dito sa John 3:16, for God so loved the world that He gave, what? His only Son, whosoever believeth in Him, if we believe in Him, Romans 10:9, until we confess through our mouth and receive Him as the Lord and Savior, then, sabi niya, ano sinya? Whosoever believeth in Him shall not, what? Perish, but have eternal life. Now, of course, kung dito na lang ko ito, baka itong kinabuhi, like, let's say, another area ang i-share na ko sinyo, ang testimony sa ako kapag utod, hepatitis B, cancer of the atay. Nga naman, because during the time, anong problema niya? Inom at laud-laud. Inom at laud-laud. Ti siling, ang may alibay, may ginatawag kitang alibay ba? Ti, Brad, siling ko, nga, sige ka, inom ka at laud. Siling isang kumpanya, abi, kaysa siminto ako trabaho, ang siminto, hugas sa siminto, istanduay. May rason. Pero sa sige inom, hindi lang gali hugas, kundi nakalunod na. Na hangtod of nahulog sa ginatawag ng hipabi. Ano nang hipabi daw? Cancer day atay, right? Cancer day atay. Ti anong gina tanang nga doktor nakadtuan amo ang diagnosis cancer, and then the last nga doktor says niya birth tatlo na lang kakabulan mabuhi. But you know what the Lord did to him? Because he repent. Amen. Naghinulsol toto sa naghinulsol kagikilala si Jesus Christ ng iyong personal na maluluwas. God gave him a chance. After 3 months nabuhi ang utod ko, but he committed himself and he became also a pastor like me. Karoon din na itong utod ko, ito sa Amerika. Enjoy sa life na completely healed both physically and spiritually. Doha magod ka healing may tabo. Nasini sa Paulo sa Jesus Mark 16:16, did not believe in my name and is baptized shall be saved, but did not believe it not shall be damned, and the signs shall follow them that believe in my name. Whose name? The name of Jesus. The first healing is spiritual. That is if we really repent from our sin. Pag repent na sa atong kasalanan, next is signs and wonders will follow.